narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. One Nutrition, One Nation. Happy Wednesday, mga kanutrisyon! At dahil alas 3 na, isa lang ang ibig sabihin niyan. Oras na para gawin naming masustansya ang inyong hapon at busugin kayo ng mga bagong kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Welcome sa One Nutrition, One Nation at ako nga po pala muli si Abby Areza Pabro ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, yayain nyo na ang mga nanay, ate, titse at lahat ng mga kakilala niyong babae dahil para sa kanila ang episode natin ngayong hapon. Ngayong buwan ng Marso kasi ay pinagdiriwang ng bansa ang Women's Month na may temang We Make Change Work for Women. Layo nito na ipagdiwang ang ambag ng mga kababaihan sa lipunan at parte na kanilang ginagampanan sa paglago ng ating bansa. At bilang pakikiisa sa selebrasyong ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga pangangailangan nila pagdating sa nutrisyon at paano ito nakakaapekto sa tamang growth at development ng kanilang mga katawan. Sasamahan tayo ng ating resource person sa hapon na ito na si Ms. Julia Golioso Gubat, board member ng Philippine Society of Nutritionist Dietitians Incorporated at isa ring senior science research specialist ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. Women's Nutrition tayo ngayon, mga kanutrisyon, kaya abangan ninyo ang ating technical segment mamaya. At hindi lang yan ha, mapapakinggan din natin mamaya ang mga pinakabagong ulat sa nutrisyon at ang isang masarap at masustansyang recipe of the week mula kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Aguinaldo. Alamin din natin ang lagay ng radio operations at mga programa ng isa sa ating Nutriskwela Community Radio Stations. At para sa ating flash report segment, mga kapanayam natin si Director Jezer Lopez, ang News and Information Director ng Radyo Kaimaw 88.5 FM mula sa Pandan, Antique. Excited na ba kayo? Dahil ako, excited na ako, no? Tutok lang dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation pagkatapos ng ilang masustansyang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. At nagbabalik dito pa rin tayo sa One Nutrition, One Nation. At para sa pinakahuling ulat sa nutrisyon, One Nutrition Reporter CJ, ano ba ang balitang hatid mo para sa amin ngayong hapon? Magandang hapon, Miss Abby. Sa pagdiriwang ng World Obesity Day noong March 4, ginanap ang isang online webinar sa pangunguna ng Department of Health, National Nutrition Council, World Health Organization Philippines, Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, Nutrition Center of the Philippines, at UNICEF. Pinasanayaan ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergere ang programa kung saan nagbigay siya ng mensahe sa kahalagahan ng pagtutulungan upang makamit ang healthy Pilipinas. Sinusugan ito ni UNICEF Country Representative Oyun Dendenov at nagbigay pa ng ilang rekomendasyon para paikingin ang aksyon laban obesity. Ipinakita naman ni Dr. Mary Christine Castro ng Nutrition Center of the Philippines ang kanilang pag-aaral sa healthy food environment kung saan inilahad ang ilang dahilan at challenges sa pagkamit ng healthy eating na maaaring magresulta sa obesity. Kasama rin sa webinar ang paglalahad ng mga initiatives ng national at local government sa pag-address ng obesity mula sa DOH, FNRIDOST, Quezon City at Iloilo City. Dinaluhan ang webinar ng mahigit 600 participants kasama ang mga barangay nutrition scholars, DHWs, nutrition action officers,
school personnel at iba pang nutrition partners. Patuloy ang pagtutulungan ng mga dumalong ahensya ng National Nutrition Council upang masugpo at mapababa ang bilang ng overweight at obesity sa bansa bilang parte na rin ng pagkamit ng mga layunin ng PIPA 2017-2022. Iyan, Ms. Abby, ang aking dalang balita. Salamat, One Nutrition Reporter CJ, para sa iyong hatid na balita. Sa mga gustong mapanood ang nasabing webinar, bisitahin niyo po lamang ang official Facebook page ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, manatili lamang kayong nakatutok dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Naririnig niyo, nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa requirement number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Strict to si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 requirements para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. At nakikinig pa rin kayo rito sa One Nutrition, One Nation. Malaki ang gampanin ng kababaihan sa ating lipunan. Sila nagsisilbing ilaw ng tahanan at all around pagdating sa mga gawain sa bahay man yan o kaya ay sa trabaho. At para magawa nila ito, kailangan ang sapat na lakas, tamang nutrisyon at wastong pangangalaga sa kanilang kalusugan. Kasama natin bilang resource person si Ms. Julia Gulyoso Gubat, board member ng Philippine Society of Nutritionist Dietitians Incorporated at isa ring senior science research specialist ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST para sa talakayan ngayong hapon. Isang masustansyang hapon sa iyo, Ms. Julia, at welcome po dito sa One Nutrition, One Nation. Hello, Abby. Magandang hapon din sa iyo at isang masustansyang hapon para sa lahat ng ating tagapakinig. Ayan. For sure, Ma'am Julia, very excited na ang ating mga listeners. Kaya simulan na natin ang ating talakayan tungkol sa nutrisyon ng kababaihan. So unang question ko sa inyo, Ma'am Julia, bakit nga ba mahalaga na natututukan yung tinatawag nating nutritional needs ng mga babae? At ano po ba ang kaibahan ng nutritional needs kapag babae ka at isa kang lalaki? Yan, napakagandang katanungan yan, Abby, no? Kasi ito ay napapanahon, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, no? So, gusto kong i-emphasize na parehong mahalaga, no, na panatilihing mabuti ang nutrisyon ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Subalit, syempre, tayong mga kababaihan, mayroon tayong kumbaga espesyal na kahalagahan yung papapanatili ng ating mabuting nutrisyon. Una sa lahat kasi, tayo ang nagdadalang tao at napakahalaga nito na tayo ay manatiling manusog upang matugunan natin hindi lamang yung pangangailangan ng ating sariling katawan, kundi gayon din yung pangangailangan ng bata na nasa ating sinapunan. Marami ng pag-aaral ang nagpapatunay dito at yung mga pag-aaral na to, sinasabi nila na yung mga bata na nanggaling sa mga nanay na hindi mabuti ang kanilang nutrisyon ay malaki ang kanilang risk or kanilang posibilidad na magkaroon din ng hindi mabuting kalusugan. Mm-hmm. So kapag ang isang nanay ay malnourished, ibig sabihin maaari siya ay undernourished, maaari din naman siya ay overweight, o kaya ay may kakulangan sa mga micronutrients katulad ng mga bitamina at mineral, pinapahina nito ang kakayahan ng isang babae na maging handa ang kanyang pangatawan para sa panganganak. At kapag ka ang isang babae ay malnourished, mas malamang sa malamang siya ay susceptible or siya ay mas may malaking posibilidad na magkaroon ng mga infections. So ito ay pinapababa nito ang kakayahan natin ng mga babae na maging productive, okay? At mag-alagaan din yung ating pamilya at malaki ang chance na yung baby na ating ipapanganak ay hindi rin siya malusog, siya ay malnourished din at malaki ang mga chances niya na magkaroon ng iba't-ibang sakit, okay? So kanina tinatanong mo ano ang kaibahan ba ng kailangang pang-nutrisyon, ano, ng mga kalalakihan tsaka kababaihan. Tama ba ako doon, Abby? Yes, Ms. Julia. Yes. So
Essentially naman, comparable naman yung pangailangan ng mga lalaki tsaka mga kababaihan. Pare-parehong nutrients naman ang kailangan natin regardless kung babae ko ay lalaki. No? Ngunit merong pagkakaiba nito sa level ng pangailangan. In general, sa kabuuan, mas mataas ng kaunti ang pangailangan ng mga lalaki sa nutrients and sa iba pang nutrients na kailangan ng ating katawan dahil sila ay mas malaki ang built in general. No? But for pregnancy and lactation, habang tayo ay nagbubuntis, habang tayo ay nagpapasuso ng ating mga anak, ang pangailangan pagnutrisyon ng mga kababaihan ay mas mataas or mas may special na focus dapat dito. Okay, so nais kong i-emphasize dito ano nga ba ang pagkakaiba, no? So sa mga nutrients na, for example, yung folate. Okay, so yung folate, napakahalaga, naririnig niyo siguro yon. Folic acid, folate. Okay, so habang tayo ay nagbubuntis, napakahalaga na ito ay mataas ang level nito sa mga ating katawan. No? Kasi ito ay pagkulang tayo ng folate sa ating katawan, maaari magkaroon ng neural tube defect si baby. So hindi ko alam yung eksaktong term sa Tagalog ng neural tube defects. Ngunit ito yung, kumbaga ang pinaka-meaning nito ay siya ay nagkakaroon ng birth defects ng mga bata kasi ang folate ay napakahalaga sa pag-develop ng bata habang siya ay nasa sinapupunan, particularly ng kanyang brain at ng kanyang spinal cord. So kaya nga, di ba, pagka tayo nagbubuntis sa first trimester pa lang, ay nagre-recommenda na yung ating mga na uminom tayo ng supplement na folic acid. Kasi doon ay mabilis ang pag-develop ng brain ng baby na nasa loob ng ating sinapunan. So yun ang isa sa kaibahan ng pangailangan pangnutrisyon ng mga kababaihan sa mga kalalaitihan. And gusto ko lang din i-highlight na medyo may konting pagkakaiba tayo doon sa pangailangan natin sa iron. So naririnig niyo siguro na yung may mga ilang kababaihan na sila ay anemic. So bakit nga ba mahalaga na meron tayong sapat na level ng iron sa ating katawan? Because tayo ay nagkakaroon ng buwanang dalaw. Diba? So sa buwanang dalaw natin, meron tayong blood loss, lumalabas ng dugo sa ating katawan. Kasama sa paglabas ng dugo na yon ay yung iron sa ating katawan. Kasi nagkukulang din yung level ng iron sa ating. Napakahalaga ng iron na to para maging healthy yung ating dugo sa ating katawan, makapag-function tayo ng maayos. Kaya yung iron din ay isa sa medyo naiiba at medyo espesyal na kailangan natin yung mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Wow! Ma'am Julia, kanina binanggit mo yung mga nutrients na kailangan ng isang kababaihan, no? Yung folate at iron. Meron pa bang ibang mga nutrients na kailangan bantayan ng isang babae para masigurado niya na malusog yung pangangatawan niya? Oh, essentially naman dapat lahat ng nutrients ating binabantayan, no? At sinisiguro natin na mayroon tayong sapat na level ng nutrients na yon sa ating katawan araw-araw. Ito ay nakukuha natin sa pamamagitan ng pagkain. Okay, so at kung talagang kulang, saka tayo uminom ng mga supplements, no? Pero yun nga, tinatanong mo ako, isa rin sigurong mahalagang nutrient na dapat natin tutukan ay yung calcium. Ha? Kasi yung calcium, ito ay napakahalaga kasi ayon sa mga pag-aaral, yung mga kababaihan tayong mga kababaihan, ay mas malaki ang risk natin na magkaroon ng osteoporosis. So siguro, familiar yung ating mga tagapakinig dun sa term na osteoporosis kasi merong mga napapanood tayong commercial sa TV na nababanggit itong term. Ito, ano nga bang osteoporosis? Ito yung parang paghina, kumbaga, ng buto natin, nagiging brittle tayo. So yung calcium, ito yung sustansya o nutrient na nagbibigay ng lakas dun sa ating buto para mas maging matibay siya. Okay, so kapag ka tayo ay umaabot na sa edad na medyo nagkakaroon na tayo ng wisdom, kaya tawag na natin mga kababaihan, minsan in denial tayo dito, tayo nagme-menopause na, no? So nagkakaroon ng pagbabago sa mga hormones nating kababaihan. At pag nagkaroon ng pagbabago yung hormones na yun, particularly yung estrogen, na napakahalaga natin, magbabago na yung level niya kasi syempre nga nagkakaedad na tayo, no? Sa pagbabago ng level na yun, ng estrogen, pag bumababa na siya,
mababa din yung tibay, yung density ng ating mga buto. At kapag mababa na yung density ng buto natin, ibig sabihin hindi na siya ganun katibay. Ang ibig sabihin nito, mataas ang chance natin na tayo ay magkaroon ng osteoporosis o paghina, pagiging beetle ng ating mga buto. Kaya, kailangan natin ng calcium. So that's one important na nutrient din siguro, Abby, na dapat natin bantayan. Ayan. So yun po ay folate, iron, calcium. Pero sabi nga ni, ni Ma'am Julia, lahat ng nutrients important. Ma'am Julia, very interesting tong sinabi mo na parang pag tumatanda o may edad, may mga certain nga na anbaway, osteoporosis tayo na kinakaharap. Ang next question ko, sa lahat po ba ng stages ng life stages natin, may mga bilang isang babae, may mga parts po ba na nag-change yung mga pangangailangan? Saan usually ito nangyayari? Interested din ako, halimbawa, Ma'am Julia, yung sa calcium. Paano kung nakakaranas ka na halimbawa ng osteoporosis o humihina na yung brittle na, tapos dun ka palang iinom ng calcium? May mga ganun ba? Mahahabol ba yun? Mga ganyan? Sige, oo. Napakaganda nung tanong mo, Abby. At napakahalaga na sana yung mga tagapakinig natin, tatandaan natin na habang simula pagkabata at habang tayo ay nagkakaedad, hindi pare-pareho yung level ng nutrients na kailangan natin. Pare-pareho tayo, kumbaga, ng klase. Ng klase ng nutrients na kailangan. Lahat tayo kailangan ng iron, lahat tayo kailangan ng calcium, ng folate, ng vitamin C, ng vitamin D, ng vitamin o lahat pa ng ibang sustansya ng katawan. Pare-parehong kailangan natin. But the question is, nagbabago ba ang level na kailangan natin? Gaano karami o gaano kaunti? Ano? So habang tayo, simula pagkabata, nagbabago ito hanggang sa tayo. Tumatanda, syempre, kasi nagbabago din naman yung katawan natin. Nagmamature, nagbo-grow, at nagbabago din yung mga activities natin. Syempre, nung bata tayo, most of the time naman, nasa bahay lang tayo, naglalaro. So, iba yung syempre yung level ng kailangan ng nutrients. Pag ikaw naman ay nagdadalaga, ito, isa to sa mga importante yung dapat nating tandaan, ano? Kapag ang isang tayo umabot na dun sa adolescent stage, yung nagdadalaga ng isang tao, mayroong kaunting pagbabago sa level ng nutrients na kailangan natin. Tumataas ito, very sharp yung increase in most nutrients, no? Kasi basically, ito yung stage ng buhay natin na mabilis lahat ng development sa katawan natin. Ang daming pagbabago. Nagkakaroon ng pagbabago sa physical na kaanyuan natin, sa emotional na kaanyuan. So, maraming pagbabago. So, ang mga pagbabagong ito, nagre-require siya ng changes din sa level ng nutrients natin. Okay? So, for example, yung iron, kapag tayo ay umabot sa pagdadalaga, nagkakaroon ng buwan ng dalaw. So, syempre, logically, tataas yung requirement natin sa iron as compared nung tayo ay medyo bata-bata pa. No? So, very important yan. Okay, so yung zinc, level ng zinc sa pagdating ng adolescence, nagre-require din tayo ng mas mataas na level ng zinc kasi marami ng zinc din ang nawawala kasama ng dugo sa ating buwan ng dalaw. Okay? So kapag tayo naman ay umabot sa edad na tayo ay handa na bilang para magbuntis at pagkatapos nito tayo ay mag-breastfeed or magpapasuso ng ating mga anak, no, magbabago din yung level ng nutritional needs natin o ng mga nutrients na ito. Kasi bakit siya magbabago? Usually tumataas or talaga namang usually talagang kailangan tumaas yung pangangailangan natin, no? Kasi bakit tataas? Kasi we are providing for our own body, no? Kailangan ng katawan natin para manatiling malusog. At the same time, kailangan ng baby na nasa loob ng sinapupunan natin o kaya ng baby na pinasususo natin yung nutrients na yon. So, tayo ang magbibigay nun sa kanya. Kaya tataas talaga yung lahat ng level ng lahat ng nutrients ng ating pangailangan. So yun ang mga pagbabago. It doesn't remain stable, no? Na ito lang, itong kumbaga 50 milligrams lang ng ganito ang kailangan ko all throughout my life. No, it really changes. Okay. Yeah. Mm-mm. Super tama naman. Parang ang weird nga naman, Ma'am Julia, no? Forever lang tayo nagbe-breast milk. Oo. So kung ano lang yung mula ng bata ka. But yung mga nutrients na sinasabi mo kanina, Ma'am Julia, yung mga nutritional needs, ayan, na nagbabago sa different life stages. Of course,
mas madaling maunawaan ng listeners natin kapag ka naka parang itsura na siya ng isang dieta, no, or isang diet. Yes. Ano po ba ang recommended na mga diet para sa isang kababaihan na nasa iba't ibang life stages, kagaya ng binanggit niyo po kanina? Oh, gusto natin din itong maunawaan ng ating mga tagapakinig, no, na sabi nga natin hindi nagbabago yung uri ng nutrients pero yung level nagbabago-bago yan. Okay, so paano nga ba natin to i-imagine kapag sasabihin ko na kumain kayo ng ganito karaming iron dahil kayo nagdadalga? Paano nga ba yun, ano? Mahirap naman talaga i-imagine. Oo. Oh, oh. Mayroon tayong pinggang Pinoy. Sa atin in general, pinakamadali na sundan natin yung pinggang Pinoy. Imagine natin yung pinggang Pinoy. Okay, so for different life stages, same pa rin naman yung itsura ng pinggang Pinoy natin, pero iba-iba yung dami. Sabi ko nga kanina, iba-iba dapat ang dami ng nutrients na i-consume natin. So iba-ibang dami. For example, sa dieta ng isang nagdadalaga, kailangan meron pa rin siyang go, grow, and glow. And syempre, meron dapat sapat na dami ng tubig na iinumin, no? So yun dapat ang dieta niya. So ano nga ba ang go, grow, and glow na to? Sa go, ito yung mga pagkain na bibigyan ng lakas, no? So sa isang nagdadalaga, maaari siyang kumain ng, kunyari, sa agahan, meron kang 1.5 cups ng kanin. Sa kalahating tasa ng kanin, samahan mo ito ng isang slice ng piniritong bangus o kaya ng galunggong sa iyong plato, at samahan mo na rin syempre ng ating glow food. Meron ka, for example, gisadong gulay, no, pechay o kaya kamoteng kahoy, talbos ng kamote. So meron ka rin, for example, kangkong. So kahit anong gulay, samahan mo yan ng one cup din ng gisadong gulay. Tapos, lagyan mo siya ng isang pirasong saging. So, sa agahan, maaaring kainin yun ang asal na dadalaga. Then, sa tanghalian, maaaring kumain naman siya ng another 1.5 cups ng rice. Tapos, for example, tinola ang niloto ni nanay, maglagay tayo ng isang pirasong chicken sa plato natin. At maglagay tayo, syempre, ng isang cup ng gulay, no, sa plato natin, kasama dyan yung sayote o kaya kung papaya ang sahog, may malunggay. Tapos, sana mayroon laging prutas, no, at hindi gaanong kamahalan yung prutas sa ating mga lugar. Maglagay lagi tayo ng isang, kahit isang slice ng mangga o kung kahit anong prutas na available sa inyong kapaligiran. Maaaring bayabas yan, maaaring saging, papaya. So kahit ano po, kahit anong prutas, basta make sure na meron tayo sanang prutas tuwing tayo kakain. Then sa gabi, 1.5 cup rice ulit ang ating nagdadalagang si Maria, at lagyan ulit natin siya ng isang tasang gulay. For example, meron tayong okra or pinakbet, no? Okra na may kalabasa. So lagyan natin siya ng isang tasa noon sa plato. At meron din tayong kaprasong pakwan. Halimbawa, pakwan ang naandyan sa ating bahay, no? So huwag natin kalilimutan, no, uminom ng siyam. Okay, siyam or mas marami pang baso ng tubig sa isang araw. At kung mayroong gatas, kailangan to ng ating nagdadalaga, no? Kasi nagde-develop. Remember, sabi ko kanina, nagde-develop yung body natin at very rapid yung development at this stage. Sana makainom din tayo ng kahit isang tasang gatas. O, nakalimutan ko, pwede rin pala siyang magmerienda, no? Kung ang sa bahay, yes, mayroon tayong ano, kamote, nilagang kamote, maaaring maglagay tayo ng nilagang kamote. Isang pirasong nilagang kamote will do para sa ating merienda. So, yun para siya sa nagdadalaga, Abby. Isang halimbawa lamang kung paano itong mga kanina pa natin pinag-uusapang mga nutrients, talagang in reality, makukuha nila sa kanilang katawan. Ayan. Very clear yun, no, ma'am, na nakita natin na yun nga, hindi kailangan na bumili ng mga, kumbaga, kakaibang mga pagkain para makuha natin yung nutrients, no? Sabi nga ni Ma'am Julia, kailangan lang nating i-maximize kung ano din yung makikita natin sa paligid, and at the same time, sundin ang pinggang Pinoy. Ma'am Julia, maraming salamat. Napakaganda po ng ating unang bahagi ng ating technical discussion, no? Kahit ako, ang dami ko na notes. Ang dami ko rin
mga reminders bilang isang babae. Ayan. At umpisa pa lamang po yan, pero marami na kaagad kaming natutunan sa inyo. So, pansamantala po muna na tayong hihinto para magbigay daan sa ilang masustansyang paalala. Stay tuned at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpo-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Mission. Kasama pa rin po natin ang ating resource person na si Ms. Julia Gulyoso Gubat, board member ng Philippine Society of Nutritionists Dietitians Incorporated at isang senior science research specialist ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Na yan. Welcome back, Ma'am Julia, sa ating second part. Thank you, Abby. Ayan, at dahil ready na po ang ating mga listeners, ibibigay ko na ang aking sunod na tanong. Ano naman po, Ma'am Julia, yung mga karaniwang sakit ng kababaihan na nagkakameron po sila dahil sa kakulangan sa tamang nutrisyon? Tama, Abby, dahil nga sa kaiba din ng ating physiology, no, ng mga kababaihan kumpara sa mga lalaki, may mga ilang sakit na mas karaniwang nakikita sa mga kababaihan. Isa sa mga ito ang tinatawag nating iron deficiency anemia. O mas madalas ang tawag lang ng mga tao dito, sinishortcut lang, anemia. So, kilala siya ng public sa tawag na anemia lamang. So, bakit nga ba madalas na nagkakaroon ng iron deficiency anemia? Kasi diba, tayo nga ay nagkakaroon ng buwa ng dalaw. Okay? So, pag tayo nagkakaroon ng buwa ng dalaw, syempre, lumalabas ng dugo sa ating katawan. At pag lumabas ng dugo sa ating katawan, yun ang na-mention ko kanina, kasama nito kadalasan yung maraming nutrients, kasama ang iron. Okay? So, kapag ka isamang iron doon sa nilabas na dugo ng ating katawan, bababa yung level ng iron sa ating katawan. Okay? Bakit nagkakaroon ng anemia? Kapag ka kulang din sa dietary intake for iron. So, kulang ang kinakain nating pagkain na mayaman sa sustansyang ito, itong iron na ito. So, nilabas na natin siya, bumaba ng level ng katawan natin, then kulang pa yung ating kinakain na pagkain na mataas sa iron, then magkakaroon talaga tayo ng anemia. So, yung mga mild to moderate iron deficiency anemia, hindi natin siya kadalasang nanonotice. Kadalasan parang wala tayo nararamdamang sintomas. Okay? Pag mild to moderate, parang nagiging ano lang siya, natural sa atin, nagkaroon ng buwan ng dalaw. Di natin nanonotice na maaaring mayroon niya tayong mild to moderate iron deficiency anemia. No? Pero habang tumatagal at ito ay napabayaan natin at lumalala, maaaring makaranas ng isang babae ng paghihina o kaya ay mahirapan sa paghinga, pwede may chest pain, madalas na pagsakit ng ulo, pagkahilo, kaya gayon din yung mga kuko natin, yung parang napaka-brittle na mga kuko, ang dali-daling maputol, ng mga kuko yan ay isa ring sintomas ng iron deficiency anemia, no? So, may mga instances din na maaari yung iron deficiency anemia ay mag-cause ng mga problema sa puso o kaya infection. And for some women, it actually causes depression. So, kapag ka tayo po ay napansin natin ang ating sarili na meron tayong ilan sa mga sintomas na to, wag po tayong magdalawang isip na magkonsulta sa doktor. Dahil ang anemia po ay hindi po ito ay nadadiagnose. Hindi ito nasi self-diagnose. So, kumbaga kailangan po talaga natin ng doktor para malaman kung tayo ay may iron deficiency anemia. No? So, maaaring itest yung ating dugo. No? So, isa pang karaniwang problemang pagnutrisyon ng mga kababaihan, Abby, nabanggit ko din kanina sa unang segment natin yung osteoporosis, no? Especially pag umaabot na tayo sa menopausal age.
So, kailangan natin kumain ng calcium-rich food habang tayo ay mga bata-bata pa. Sabi sa kanina, nabanggit mo, hanggang anong ilang taon ba dapat tayo kumakain ng mga calcium-rich food at para ma-absorb natin ang calcium. So, may mga data or mga pag-aaral na nagsasabi na kapag tayo umabot na ng 40 or 40 years old, yung ability o kakayahan ng katawan natin na mag-absorb ng calcium ay bumaba din ng 0.21%. So, kasi essentially, bumababa yung kakayahan ng katawan na mag-absorb ng iron. So, bago tayo mag-40 pala, dapat ay kain tayo ng kain, no, ng mga calcium-rich food. Tayo pa naman mga Pilipino in general ay hindi tayo gaano mahilig kuminom ng gatas. So, pero ano namang ibang mga pagkain na mayaman sa calcium, mga dilis, malunggay. So, marami rin naman tayong mga sources pa cheese na pwede natin kainin para makapag-stock tayo ng calcium. At maagapan natin yung pagkakaroon ng osteoporosis, particularly pagka dumarating na tayo sa age na tayo ay nagme-menopause na. So yun, gusto kong i-highlight yun, Abby. Iron deficiency anemia at saka osteoporosis. Grabe, ang ganda noon, ma'am. Kasi it only proves na kailangan talaga, kung alam mo na tumataas yung pangangailangan ng body mo, sasabayan mo yun sa tamang pagkain. Kanina, Ma'am Julia, nabanggit nyo yung depression. Ayan, na isa sa mga side effects kapag nagkakaroon tayo ng anemia, yan. Ang question ko naman, may ibig sabihin ba nito, nakaka-apekto yung kinakain ng isang babae sa kanyang mood? O kaya ay sa pagkakaroon ng, ayan, kung gusto ng magandang aura, ayan, o aura ng isang kababaihan? Oo. Tayo kasi, Abby, kapag tayo nagkakaroon, nakakaranihan sa ating mga kababaihan, ay marami nakakaranas sa atin ng premenstrual syndrome, no? Or yung PMS na tinatawag, na ito ay maaaring physical or emotional changes na magkakaiba tayo ng manifestation. Ang iba ay madaling nainis, o kaya yung iba ay nalulungkot o nadidepress kapag sila ay magbuhay ng dalaw, or for some other reason, siya ay nalulungkot. Ay yung iba naman na nakakaramdam ng pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan mo. So, may mga pag-aaral na nagsasabi na mayroon niyang paugnayan o relationship itong diet yung kinakain natin sa itong pagbabago ng mood natin. Pero, none of these studies have really shown definitive results. So, wala tayong nagsasabi na itong pagkain na ito, pag kumain ka ito, malulungkot ka. Wala naman talagang ganoong pag-aaral na nagsasabi ng eksaktong ganitong relasyon ng pagkain saka ng mood natin. Pero meron tayong it's clear na pag kumain tayo ng well-balanced diet, it is important not only para ma-provide yung pangailangan pang nutrition or physiological needs natin, but also to help us to be at ease with our mood, especially pag tayo ay may premenstrual syndrome, no? So, syempre, maganda kung sagana ang ating diet with gulay at prutas. Makulay na yung ating plato at ang ating mood ay ma-uplift, no? At ang mga nutrients na makukuha natin doon for sure ay makakatulong para maging mabuti ang ating pangatawa. And you will feel better, no? So, kung sagana ang ating diet with gulay and prutas at mga whole greens, meron tayong isda, itlog o karne o kaya ay beans, at uminom tayo ng maraming tubig upang makatulong sa mood natin to stay happy and in kumbaga ay in mood tayo, no? Pag tayo well hydrated, ito ay nakakatulong din talaga, no? So yun ang mga siguro, wala talagang definitive na studies, pero I'm sure pag kumakain tayo ng maayos, nakakatulong ito para to make us feel better. At sinasabi din kasi na yung pagkain ng masyadong matatamis at maaalat na pagkain, ito ay dapat din natin iniiwasan kasi may ilang impormasyon na nagsasabi na too much sugar can actually affect yung levels ng hormones natin sa katawan, and napapababa na naman daw niya yung serotonin na ating hormone din, at naaapektuhan nito yung ating mood. So, ang pinaka-key message pa rin natin dito ay kumain ng masustansyang pagkain sa sapat na dami.
Ayan, gusto ko yan, ma'am. Ako ang ninote ko naman kanina, mas makulay ang plato, mas maganda ang mood mo, o di ba? Dahil sa ano, sa pag ano, madami kang types at yun nga po, nutrients na makukuha. And yeah, I agree, kailangan pa rin balanse, ayan. Ma'am Julia, ang next question ko naman, pagdating sa katawan, paano masisiguro ng isang babae kung siya ay nasa ito? Very ano to, no? Ang tawag dito, very conscious dito mga kababaihan. Paano masisigurado na nasa wastong timbang at pangangatawa ng isang babae? Minsan kasi feeling niya ang taba-taba niya, eh hindi naman pala. So, ano po ang mga tips niyo, Ma'am Julia? Meron tayong tinatawag na body mass index, no? Ito pa rin ang pina-follow natin ngayon. So, yung body mass index na to, tinutulungan tayo nito para ma-make sure na tama ang ating timbang sa ating katawan. So, may formula ito, pero mahirap kasi siyang talakayin. Sana may upload nyo sa page ninyo, Abby, baka makatulong doon sa mga ating kababaihan. Gusto talaga nilang i-monitor ang kanilang BMI. So, dapat meron tayong range na normal yung ating BMI para makasiguro na tayo ay nasa tamang nutritional status. Okay? So, sa mga tips naman, general tips naman ito eh, hindi natin kailangan na magkaroon ng mga specific na mga diet, iba't ibang klaseng diet na naglalabasan ngayon, no? Alam pa, nakikita natin sa social media, sa internet, ay ito daw, nakakapagpapayat daw ito. So, in general naman talaga, kinakailangan lamang na tayo ay kumain ng different kinds of foods every day. Bakit different kinds of foods every day? Ibig sabihin, different kinds of food ay iba't ibang uri ng gulay, prutas, kasi iba-iba naman talaga yung mga pagkain ito ay may iba't ibang klase ng nutrients na mayroon sila. So to make sure na nasusupply natin yung katawan natin ng lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan, then we have to eat different kinds of food every day or a variety of foods every day. Ang mga mensaheng ito ay nasa ating nutritional guidelines for Filipinos or yung ating kumainments, yung popular na version nito, yung ating kumainments. So, pag ang 10 kumainments na to ay ating nasusunod, we will be sure na tayo ay malatiling malusog, no? So, sa kumainments, kasama din dun yung pag-breastfeed. Kung tayo ay nanay, nakakatulong din po iyon para mas mabilis na mabawasan yung timbang ulit natin ka-after natin mga anak. Diba pag nagbubuntis, medyo lumalaki tayo. So, pag nag-breastfeed tayo ay makakatulong po. Marami na pong pag-aaral ang sumusuporta dyan sa tip na yan. So, yan po ay kasama rin sa ating kumainments. Ayan, ano pa bang mga tips natin? Ayan, limitahan natin yung pagkain ng mga maaalat, mga pinirito, tsaka yung mga masyadong mataas na level ng sugar na pagkain at inumin, mga soft drinks, mga processed foods, yun, isa rin magandang tip yun. At nasa kumainments pa rin natin yun, Abby. And sa maganda rin tip dun sa ating kumainments ay ma-achieve natin yung normal body weight natin through proper diet and physical activity. Yung ating pag-exercise. Matawag natin dito pag-exercise lagi, no? So, kailangan ba mag-enroll sa gym? Hindi naman. Kailangan lang natin gumalaw-galaw. Make sure na araw-araw tayo ay mayroong physical activity na ginagawa. Maaaring ito ay sa bahay lamang o kaya outdoors. So, yun, proper diet and physical activity. Happy life tayo, Abby. Yes, gusto ko yung happy life, ma'am. Ayan, sa mga listeners natin, very clear, no, ang sinabi ni Ma'am Julia. BMI or body mass index, of course, i-upload po namin yan sa One Nutrition, One Nation na Facebook page para magabayan kayo, no? Hindi yung parang nagsa-self, ano tayo, diagnose kumbaga na, ay, sobrang taba ko, sobrang bigat ko. Ayan, so, tingnan natin doon. And syempre, sabi nga ni Ma'am Julia, proper exercise and proper, ano din, intake ng pagkain. Ayan. Maraming salamat, Miss Julia, sa napaka makabuluhang impormasyon na binahagi mo sa amin. And tiyak ko, no, na maraming natutunan ng ating mga tagapakinig. Pero bago po namin tapusin itong, bago tayo magtapos dito sa ating technical segment, no, meron po ba kayong parting message para sa ating mga kanutresyon na kailangan talaga nilang maalala? Ayan.
Maraming salamat din sa opportunity na to, Abby, no? So sa ating mga kanutrisyon, gusto ko pong emphasize na kailangan natin tayo mga kababaihan, tayo ay kumbaga ay isa sa mga pillars ng ating mga tahanan, no? Napakahalaga na sa isang tahanan po ay malusog ang nanay, malusog ang ate, malusog ang bawat member ng pamilya. So tayo mga kababaihan, napakahalaga po ng role natin upang mapanatiling malusog ang ating pamilya. Kaya napaka-importante na alagaan din po natin ang ating mga sarili, alagaan ang ating sariling kalusugan at nutrisyon para maalagaan din po natin ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. So yun lamang ang aking mensahe sa ating mga ka-nutrition abi. Sana kayong lahat ay minatutunan sa bahaging ito ng programa. Ayan, maraming salamat Miss Julia sa iyong mensahe. At napakinggan po ninyo ang aking panayam kay Miss Julia Galioso Gubat, board member ng Philippine Society of Nutritionists Dietitians Incorporated at isa ring senior science research specialist sa FNRI DOST. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang One Nutrition, One Nation. Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si Tentay Shetty na kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain na ibang pagkain mayaman sa kalsyum. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng Dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa kalsyum yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nakatutok pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation na hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Tayo ay napapakinggan sa 50 community radio stations o mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi. At speaking of radio stations, ha, alamin natin ngayon ang kalagayan ng isa sa ating mga community radio stations. At makakapanayam ko si Kaimaw Jesser Lopez, ang News and Information Director ng Radyo Kaimaw 88.5 FM mula sa Pandan, Antique. Masustansyang hapon sa iyo, Kaimaw Jesser. Ito po si Abby Pabro at welcome sa One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, Ma'am Abby, at sa lahat ng tagapakinig ng One Nutrition, One Nation sa buong Pilipinas. Ayan, for sure maraming nakikinig din sa inyo ngayon diyan sa ano sa Pandan Antique. Pero unang question ko sa inyo Kaimaw Jesser, kamusta po muna kayo diyan sa Pandan Antique lalo't higit ngayong panahon ng pandemya? Yes ma'am, Abby, ngayon ay bumaba na po ang mga cases ng COVID-19 dito sa probinsya ng Antique. Last time kasi mga midweek of January, umabot na mga 44 cases sa Pandan noong mga January 27, 2022. Pero hindi lang sa Pandan ang maraming cases, kundi sa marami ding mga bayan sa Antique, especially sa southern portion. Kaya noong February 2022, itinaas sa Alert Level 3 ang karamihan sa Western Visayas, kasama na po ang Antique. Pero as of March 3, 2022, ngayon lang po, 2 cases na lamang po dito sa bayan ng Pandan at ibinaba na po ang karamihan sa probinsya ng Antique at sa halos sa karamihan sa buong Region 6, binaba na po ang alert level sa alert level 2. Dito sa Pandan, Ma'am Abby, marami na po ang nabakunahan, more than 74% na po ng population na bakunahan na ng against COVID-19. At mga bata natin dito, mga 5 to 11 years old, mayroon na tayong ditong mga pagpabakuna sa mga kabataan. At kahit na alert level 2 dito sa probinsya ng Antique, mayroon na po kaming mga limited face-to-face classes. Dito po sa bayan ng Pandan, mayroon pong isang high school dito na nag-open na po ng limited face-to-face classes. Generally peaceful po ang bayan ng Pandan. Ang bayan ng Pandan sa mga takapakinig natin is situated on the northern part of Antique.
Wow, kay Imaw Jesser, ako po ay nagre-rejoice kasama nyo. No? Ang saya noon, from 44 to 2 cases and 74% ang bakunado. Talaga namang ano, ready na no? ang Pandan Antique sa transition natin talaga sa new normal. Ngayon naman, kay Imaw Jesser, ano naman po yung mga programa na kasalukuyang umeere sa Radyo Kaimaw 88.5 FM upang maghatid po ano, ng mga impormasyon sa inyong mga tagapakinig? As usual po, Ma'am Abby, yung mga programa natin regarding nutrition, no? May isa po tayong programa dyan na Let's Enjoy Cooking with Kaimaw, Ma'am Y, regarding health and nutrition program. At patuloy pa rin po yung ating pag-air ng radio drama, ang Katumbas ay Biyaya, at mga radio plugs natin sa Pipan at mga nutrition plugs natin, patuloy pa rin po ang ating pag-play niyan, pag-air. Maliban sa mga nutrition programs, mayroon din tayong straight news, ang tawag namin dito, balitaan sa kaagahon. And then every 10:30 to 12 sa tanghali ay may prime time tayo na pinapakinggan ng halos ating mga kababayan dito sa Pandan at sa buong northern part ng Antique, ang watchman ng bayan kay Kaimaw Bert Briones. Regarding naman sa mga news and current events, mga commentaries, mayroon din tayong mga program para sa mga senior citizens, yung Senior Citizens Hour at saka OSCA Hour. Yung Office of the Senior Citizens Affairs ay separate po na program sa Senior Citizens Hour. Mayroon din tayong Sunday Mass, nag-i-air tayo ng Sunday Mass. And after that, may reflection after the Holy Mass. Yung mga reflection naman po ay sa mga main points ng mga Sunday readings natin, kasama po ang Laminae Brothers at ang Paris Pastoral Council representative, no? At mayroon din tayo mga nag-i-air din tayo kasi ng mga modules mula sa Department of Education sa Division of Antique. Ini-air natin yan kasi may mga segment na morning, may afternoon, at saka may late afternoon. Kasi marami kasi mga modules ng DepEd o Department of Education para sa mga kabataan. At may bago tayong programa na para naman po sa Environment Protection and Coastal Resources Management. Ito po ay in partnership with RARE Philippines at Office of the Provincial Agriculture. Yung tinawag namin dito, Sugidanon sa Darayahan, meaning stories on the shore or mga kwento sa dalampasigan. Yung pinapatalakay dito yung environment protection at saka kung paano natin mapangalagaan ang ating kalikasan, lalong-lalo na dito sa ating mga baybayin. At mayroon din tayong ine-air natin yung One Nutrition, One Nation bawat Miyerkules ng 3 p.m., no? At saka yung radyo mo sa nutrisyon, nire-replay natin dyan tuwing Sabado, 12:30 to 1 p.m. naman. At yung Katumbas ay Biyaya, every afternoon, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. So punong-puno po ng mga programa dito sa Radyo Kaimaw. Maliban pa po sa mga greetings, sa mga music, pinupuno po namin ng mga nutrition programs. Ayan, punong-puno nga kay Imaw Jesser, no? Talagang siksikliglig at umaapo. At natutuwa ako, no? Kasi multi-sectoral. Ayan. Yes, so you have for ano, DepEd, for health, for nutrition, environment, meron pang radio drama, ayan, kaya nakakatuwa, no? And for sure, may senior citizens. Yes, may senior citizen pa. And for sure, ano po, yung iba pa nating radio stations na nakikinig ay na-inspire. At for sure, may napulot sila na idea pagdating sa radio programs. Ayan. Sa lahat po ng itong mga radio programs nyo, kay Imaw Jesser, ano naman po ang general feedback na natatanggap nyo po mula sa mga listeners nyo dyan? Usually sa ating mga feedback, no, from our listeners, especially regarding vaccination program ng ating government, palagi kasi silang nakikinig sa mga announcement, sa mga balita. Ini-insert po namin dito yung mga announcement sa mga balita natin, especially sa vaccination program. And it really helped increase the numbers of vaccine sa ating mga, nung una, no, sa mga magulang natin hanggang sa mga senior citizens. At ngayon naman, no, nag-i-increase na rin yung nagpapabakuna sa mga kabataan. Talagang
ano talaga yung gamit ng radyo natin, makakatulong sa information dissemination dito. Makikita mo talaga yan, Ma'am Abby, kapag bumisita ka sa ating vaccination site, marami talaga yung nagpapabakuna, no? Nakikinig sila sa radyo. So may mga feedback din tayo from outside the Philippines. Very appreciative sila sa mga radio programs. Marami mga followers tayo, mga Pandananon listeners on Facebook Live. In fact, si Kaim Albert Briones, itong natin sa Watchman ng Bayan, yung radio program anchor, no, sa Watchman ng Bayan, siya talaga yung pinapakinggan ng maraming mga Pandananon outside the Philippines. So nagpapadala sila ng mga donations like mga equipments. May nag-donate dito ng condenser mic stand, audio mixer, mga t-shirts for uniform at iba pang mga donations nila, no, from our radio listeners throughout the world, no. Kasi itong ating radio ay hindi lang maaabot ng FM band o FM signal kundi nasa Facebook Live din tayo, Ma'am Abby. And we are also getting feedback from the nearby municipalities, ang Libertad, Bayan ng Libertad, Bayan ng Sebaste, nakikinig. And mayroon kasing mga radio programs din, no, na regarding mga news, mga radio programs na nagre-represent ng kanilang mga bayan. At in fact, kanina nga, nandito rin yung Bureau of Fire Protection, no, from Pandan, from Libertad, na nag-air din ng kanilang mga activities ngayong kasi ngayong March 2022 ay Fire Prevention Month. So marami nakikinig, Ma'am Abby, hanggang doon sa bayan ng Kaluya, Kaluya Island, no, sa may northern part ng Antique, nakikinig din sila dito. We received their feedbacks through messages, may mga nagre-request din ng mga music, ng mga ganun, Ma'am Abby, dito sa ating radio Kaimaw. Ayan, gusto ko yung Mr. DJ per request po. Pero alam niyo po, Kaimaw Jesser, humanga ako, no, kasi you're going beyond the usual platform. Yung mag FB live ka and reach your mga OFW, amazing 'yon, no? Kasi it feels home, ano, yung makarinig ka ng lengguwahe na galing sa iyong lugar na pinanggalingan. Ayan. Kaya naman, binabalik sa inyo yung blessing through donations, diba, na kaninang binanggit nyo. And, Kaimaw Jesser, I know na ang dami nyo na pong mga programa na ginawa at ginagawa, pero for sure you have other plans pa for 2022. Ano ba yung dapat i-expect ng mga listeners nyo ng Radyo Kaimaw this 2022 na mga plano nyo po? Yes, Ma'am Abby, no, mayroon tayo, we are still looking for additional volunteers as radio announcers or radio broadcasters. In fact, isang foreigner, Ma'am Abby, ay nag-volunteer din dito sa atin sa Radyo Kaimaw. Nag-start na siya nung Sunday, mga music, mga greetings, no. In fact, talagang bilib na bilib siya, at saka nagpapasalamat kami. Siya ay a foreigner, no, pero nagvo-volunteer rin dito sa atin, mga technicals, nag-help ng mga technicals dito sa atin. At siyempre, ang plano namin dito, siyempre maintain natin yung ating mga devices, mga computers. So palagi po 'yan, pag may mga sira, nire-repair talaga, no, mini-maintain natin. At nagpaplano din ng ating local government unit na bibili pa ng mga additional gadgets like computers on our studio. Ang ating local government unit ay nakapagbili na po ng isa pang computer. Gagamitin natin talaga sa Facebook Live. Kasi yung ginagamit natin ngayon is cellphone, no, para sa Facebook Live. So darating ang panahon na nasa computer na po, may mga effects na po yung ating Facebook Live. And we continue improving the studio. Mayroon na tayong mga soundproofing pero hindi pa po naaabot na ubos yung ating buong studio. Dadagdagan po natin yan, no, sa pangunguna po ng ating station manager si Kaimo Arnold Dimihilio na naghahanap talaga ng mga improvements dito sa ating radio station. Ayan, nakaka-excite naman para sa Kaimaw, Radyo Kaimaw, ang inyong mga plano. Kung ngayon pa lang dami nyo nare-reach, no,
ang cellphone, for sure, mas malawak pa ang mararating nyo pagka may mga bagong equipment na kayo. So salamat po kay Ibao Jesser Lopez, ang News and Information Director ng Radyo Caibao 88.5 FM mula sa Pandan, Antique. Meron po ba kayong panghuling mensahe para sa ating mga kanutresyon na nakikinig hindi lang dyan sa Pandan, Antique, bagkos mula Batanes hanggang Tawi-Tawi? Yes, Ma'am Abby, no, ang Radyo Caimao patuloy na magbibigay ng accurate news and factual information sa ating mga listeners, sa ating mga social media viewers. Ang local government unit sa pamumuno po ng ating Mayor Plaridel Sanchez VI at ni Vice Mayor Raymond Gumbok, nagpapasalamat po sa National Nutrition Council sa pagbibigay ng itong radyo natin, no, community radio sa bayan ng Pandan na makapag-serve sa northwestern part ng Antique, sa northern part ng Antique. Malaking tulong ito para mabawasan yung malnutrition, mabawasan yung kahirapan, at marami yung mahihikayat sa mga nutrition activities katulad ng healthy lifestyle. Ngayon nabalita natin na obesity na naman, no, obesity ay nangunguna na naman, no, na talagang kailangan nating mabawasan, no. Ito yung primary goal ng National Nutrition Council para sa mga Pilipino. So malaking tulong po talaga ang radyo. Sa ngalan po ng aming station manager, Caimao Arnold Dimihilio, ako po si Caimao Jesser, nagpapasalamat po sa One Nutrition, One Nation at sa mga nakikinig sa pagkakataong inigay sa atin ngayon para sa radio program. Masustansyang araw at mabuhay po tayong lahat. Alright, salamat po muli kay Imao Jesser. Naway palagi kayong safe at healthy sa lahat ng ating kanutrisyon at sa lahat ng ating mga kanutrisyon dyan sa Pandan, Antique. Mga kanutrisyon, susunod na ang paborito ninyong recipe of the week. Iahati dyan sa atin ni Recipe Princess CJ sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Mangmoy, kailan bang hugasang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Narito na ang hinihintay ninyo na recipe of the week. Ano ang inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess CJ? Masustansyang hapon, Miss Abby. Isang masarap, masustansya at nakabubusog na recipe ang hatid ko para sa inyo, mga kanutrisyon. Samahan niyo akong ihanda ang Maca Fizzy Balls. Pero sandali lang, bonsai reminder muna, mga kanutrisyon. Bago at pagkatapos magluto, ugaliing maghugas ng mga kamay na hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis sa tubig. Ikalawa, para sa mga ingredients na gagamitin, tiyaking nalinis silang mabuti pati na rin ang mga gagamitin mga kasangkapan sa pagluluto. At ikatlo, linisin din mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan natin sa mga ingredients kakailanganin natin sa pagluluto ng Maca Fizzy Balls. Ang mga sangkap ay 3/4 tasang malunggay, dahon, tinadtad, 3/4 tasang kalabasa, ginadgad, 300 gramo ng isda, pinakuluan at hinimay, 200 gramo ng sitaw, hiniwa ng maliliit, 3 pirasong itlog, binati, paminta at iodized salt ayon sa iyong panlasa, 3 kutsarang harina, 2-3 tasang mantika. At para sa paraan ng pagluluto, una ay sa isang mangkok, paghaluin ang gulay at isda at idagdag ang itlog. Ikalawa, timplahan ng iodized salt at pamintang durog ayon sa iyong panlasa. Ikatlo, ihulma ng pabilog at pagulungin sa harina. At ikaapat, ilubog sa mainit na mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay. Hango ito sa mga lutuing gulay, simple, mura, at masustansya ng National Nutrition Council. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 35 piraso. Maraming salamat, Recipe Princess CJ. Nakakagutom naman yung recipe na yan. Ayan, parang gusto ko nga rin yung itry. Subukan nyo na rin, mga kanutrisyon, ang recipe na provide sa atin ni Recipe Princess CJ sa susunod ninyong pagluluto.
At natapos na naman po ang isang oras ng masustansyang episode ng One Nutrition, One Nation para sa araw na ito. Isang oras ng programang sana ay nakapulutan ninyo ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan at wastong nutrisyon. Maraming salamat muli sa ating resource person na si Ms. Julia Golyoso Gubat, board member ng Philippine Society of Nutritionists Dietitians Incorporated at isang senior science research specialist ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST para sa napakamakabuluhang talakayan kanina. Nagpapasalamat din kami kay Director Jezer Lopez ng ang News and Information Director ng Radyo Kaimaw 88.5 FM mula sa Pandan Antique sa updates ng na kanya i-provide hinggil sa kanilang radio station. Sana po ay mas marami pang matulungan ang inyong mga programa. Palagi din po kayo mag-iingat laban sa COVID-19. At nais ko rin pong pasalamatan si One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Aguinaldo at ang ating production staff na si Rocky Cordero. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta sa One Nutrition, One Nation. May nais ba kayong batiin o kaya naman ay kamustahin na kamag-anak, beshies at mga mahal sa buhay dito man yan sa Pinas o sa abroad? Go na at i-text nyo lamang po sa amin yan sa numerong 0918-620-7660. Muli po, that's 0918-620-7660. Kung meron din kayong komento o kaya naman po ay suhestyon na topic na nais ninyong i-ere namin para sa ikagaganda ng ating radio program, welcome na welcome po yan. At para palagi kayong updated, ayan, sa mga balita at gawain ng NNC, hanapin niyo po lamang at i-like sa Facebook ang One Nutrition, One Nation, pati na rin ang official Facebook page na National Nutrition Council Official. Libre niyo rin pong mababalik-balikan ano, at maishashare sa iba pa nating mga kanutrisyon ang ating mga nakaraang episodes na matatagpuan sa Facebook at sa YouTube channel ng One Nutrition, One Nation. Kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe. Patuloy nyo kaming samahan at pakinggan sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli, sa ngalan po ni Dr. Apet Dayanghirang, ang Assistant Secretary at Executive Director ng NNC, eto po si Abby Areza Pabro na sa tuwi na ay nagpapaalalang sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay.